Kamusta mga tol? Mismatch kay Panungkit sa ilalim yung Chinese Taipei, no? Gamit na gamit talaga si Panungkit sa triangle offense si Coach Tim. Napagaling na nga ba ni Coach Tim si Panungkit mga tol? Eh, tirahin na natin yan. Pero bago yan, hatsara muna tayo. Focus lang sa goal. Yahoo! Okay game, nagbakasyon si Yeshkel mga tol eh, no? Kaya yun, ilang araw hindi gumawa ng video ang walang niya. Dito mga tol, sa laban ng Gilas tsaka Chinese Taipei, yung unang-una mo talaga mapapansin, saan nakapwesto si Panungkit? Ayan, dyan oh, diba? Sa poste eh. Bakit dyan? Eh, syempre mga tol, kasi nga, triangle offense to eh, no? Sa triangle offense, dyan talaga ang unang pasa niyan eh. 7-3 ka, kalaban mo, 6-5 lang, eh nako po, pag hindi ka pa nakashoot dyan, Panungkit, eh, ewan ko na lang sa'yo. Makikita mo talaga palagi na kahit sa mga fast break, ayan si Panungkit, tinan niyo oh, kinuha kagad yung pwesto sa ilalim, di ba? At ang ganda ng pasa ni Scotty Tuhati, yan mga tol, no? Simple lang yung ganyan eh, pero importante talaga yan. Tandaan nyo, kapag yung sentro nyo nagsil sa ilalim na ganyan, dapat sa unang-unang segundo pa lang, maipasa mo na kagad na ganyan kasi pati 3 seconds yun kapag late mo na ipinasa. Yun na, foul na nga si Panungkit dyan. At isang free throw lang yung naipasa ko dyan, sumablay kasi yung isa. Okay pa isa, pagbaba pa lang, pwesto kagad si Panungkit sa poste, no? At kung papansin nyo dyan mga tol, no? Napakalaki talaga ng mismatch. Eh, gusto talaga yung bantay ni Panungkit, maliit kasi siya eh. At kung hindi nyo napansin, parang mas marunong na ngayon magsil si Panungkit sa poste kasi dati, no? Nakataas yung dalawang kamay niya, hinihingi niya yung bola, nakaharangan niya palagi yung nasa likod niya. Kaya yan, foul na lang, wala na talaga nagawa yung bantay sa kanya eh. At yan, penalty na yan mga tol. Ayun, pumasok naman yung dalawang free throw ni Panungkit dyan. Kaya pa, tinan nyo, oh, pass break yan, diba? Tinan nyo, ginawa ni Panungkit, oh. Pinostiya niya kagad, eh, no? Dapat lang naman talaga, ganyan. Yung bantay niya, si number 27, 6-2 lang yan, mga tol, maliit yan, eh. Lagpas ng isang ruler, ang laki ni Panungkit dyan, eh. Ayun, wala na nga nagawa, foul counted pa nga. At kung hindi nyo naalala mga tol, ano ba sabi ko dati? Di ba sabi ko dati dyan, I'm excited para kay Panungkit dito sa Gilas ni Coach Tim kasi finally, meron ng isang sistema na mag-fit talaga sa kanya eh, no? Kasi nga, sa triangle offense mga tol, ang unang-una talagang gagawin palagi dyan, ipasa sa poste yung bole eh. Kaya huwag kayong magtaka mga tol, kung bakit sa poste na nakapwesto ngayon palagi si Panungkit, hindi na taga-screen lang sa labas kagaya na ginagawa niya sa walang sistema ni Coach Chot. Okay pa, tinan nyo, oh, pinasa sa kabila, pumosti kagad si Panungkit eh, oh. Normal talaga yung triangle offense mga tol. Minsan pa nga, makikita mo dyan, di ba? Yung mga gwardiya yung umuposti na ganyan eh. Eh syempre, 7-3 yan mga tol. Talaga may advantage yan dyan, di ba? At yan si number 14, yung bantay niya, 6-5 lang yan mga tol. Eh, tinan nyo, oh, walang kalaban-laban talaga eh, no? Pero kung hindi nyo napansin, ang mali naman ng Chinese Taipei dyan mga tol. Ano, ano mali nila dyan? Hindi nila pinofront si Panungkit, di ba? Palagi lang silang nasa likod ni Panungkit. Tandaan niya mga tol, no? Pag ganyan malaki yung mismatch sa'yo, kailangan sa harap ka di depensa, wag na wag mo patatanggapin ng bola. Kasi was makatanggap yan, bigay mo na yung pusta, taal na kayo doon. At yung isang maganda rin kasi dyan mga tol, no? Ganyan, no? Pag si Panungkit nasa ilalim, it takes away yung help defense ng sentro ng kalaban, di ba? Tulad yan, tinan nyo, oh, hindi makatulong yung sentro eh. Easy 2-3 si Pogi dyan. Hoy, like mo, hayop ka. Pag hindi pinapaalala, hindi ka naglalike eh, no? Maglike ka na! Tapos ito, itong play na to mga tol, tingnan nyo to. Ginawa rin nila ito dati sa Asian Games eh. Ayan yung triangle, diba? Pasa sa poste. Ayan yung mga cuts. Pagkatapos kumati, tingnan nyo sa weak side mga tol, oh. Umiscreen si Scotty Tuhati at si Justin Bowman Revival kay Papa Dewitt. Tapos aangat yan, tsaka ngayon papasin ay Panungkit. Yan, oh. Easy jumper na kay Pogi. Shoot! Ah! At ilang beses nila inulit yan mga tol dito, no? Ayan, pasta na kay Panungkit sa poste. Tapos, catch yung magkabila, di ba? Ayan, no? Pwede rin ipasa ni Panungkit kay Tusam, eh, no? Tinan niya mga tol, tinan niyo tuloy yung depensa sa weak side, no? Tutulong na dapat yan kay Tusam kasi nga malilibre si Tusam, eh. Eh kaso, bigla naman siya ngayon iscreen na ni Miriam Kamba. Kagaya ng screen kanina, di ba? Pinasa na naman ni Panungkit kay Betamayo. Easy jumper na yan. Ayun, awa pa nga. Yan yung dapat nyo maintindihan sa triangle offense, mga tol. Yung mga cutters, kung hard cut talaga yung ginawa nila, may epekto talaga si depensa kahit hindi pa sila napasa. Oh, ito pa, tingnan nyo, same play lang yan eh, no? Pero this time, si Justin Bowman Revival yung nasa poste. Okay na naman yung mga cuts, hindi makadouble team ngayon na depensa kasi nga, kailangan nila sundan yung mga kumate, eh, no? Okay na naman, weak side screen na naman ni Miriam Cambao, sabay angat ngayon ni Betamayo, open jumper tuloy yan, nakakumalog naman. Pero kaya ako sinasabing mag-fit si Panungkit sa triangle offense eh kasi mga tol, para talaga siyang si Luke Longley para sa akin eh. Kung naalala nyo, si Luke Longley mga tol, 7-2 yung matangkad talaga yun eh. Bakit kanyo? Dahil sa mga ganyang pasa, tingnan nyo mga tol, eh no? Nice pass Panungkit, Miriam Cambao, ayun na foul naman. Yan yung isang dahilan kaya ako sinasabing mag-fit talaga si Panungkit sa triangle offense kasi meron tayo ngayong sentro na gustong gusto talaga napapasahan siya eh, no? O yan, napapasahan ka na ngayon sa poste tapos matangkad pa kasing haba ng Panungkit namin ng Indian Mango kaya ang dali-dali talaga para sa kanya na pumasa sa mga cutter na ganyan. O yan, nice pass Panungkit! Tak-tak!
Kasi mga tol, no, honest lang tayo dito eh, no. Yung passing skills ni Panungkit hindi naman talaga masama. Marunong naman mamasay ang batang 'yan eh. Pero kailangan talaga nasa tamang pwesto siya para makapasa siya nang maayos, 'di ba? Tulad niya no, nasa pose siya eh. Konting dribble lang 'yung kailangan niyang gawin, hindi niya pwedeng pwesta maging unicorn siya. Old school na center kumbaga, 'di ba? Nice pass na naman eh. Assist na naman 'yan. Tsaka yung isa pang napansin ko mga tol, masipag talaga tumakbo ngayon si Panungkit eh, no? O yan, tinan nyo, unang-una pa nga lang, tumakbo na kagad eh, no? Da-da-da! Ay, Joey boy! Pero ganyan siya palagi tumakbo sa fast break ngayon mga tol, tingnan nyo, oh, humahasle talaga na takbo eh, no? Hindi naman nagbago yung style ng takbo niya, parang kinakalagkad pa rin yung paa eh, no? Hindi maitaas-taas yung mga paa eh. Pero at least, humahasle na talaga siya ngayon sa takbo niya. O yan pa, tingnan nyo yung baba niya dyan. Hindi naman talaga exceptional yung speed niya pagbaba niya, diba? Pero kasi, ang tinitingnan ko lang talaga palagi mga tol, tingnan nyo, oh, kung binibigay ba niya yung full speed niya pagtakbo niya sa fast break eh, no? At oo, yung sagot doon, oo eh. Full speed na talaga niya yan, kaya okay na yan para sa akin. Ayun, baon sa pansitan. Eh kasi mga tol, no, dito sa gilas natin ngayon, lumaban dito ha, si Panungkit, siya lang yung legit na sentro natin eh, no? At ayan, tinan nyo, oh, lagi ko sinasabi dati, diba? Tumulong ka palagi sa ilalim, Panungkit, hamulang ikikot sa labas, iwanan mo yung bantay mo doon. O yan, kinikot na nga, tinira na, 4-3, tungkab yan, na-rebound na nga ni Panungkit. Kasi mga tol, sobrang kailangan talaga ng gilas natin na tumulong siya palagi sa ilalim kasi siya lang yung shot blocker natin dito eh. O yan, minututapa nga yung babae eh. O, maawa ka naman sa babae, tol. Pero kung hindi nyo napansin mga tol, no, yung tao niya asan, pinabayaan na talaga niya sa labas, diba? Para makatulong siya sa ilalim. Kaya nabututaan niya yan. At ito mga tol, no, kung dumating ang pagkakataon na 3-point shooter yung tao ni Panungkit magaling sa labas, eh kailangan talaga, masanay talaga yung gilas natin na mag-rotate ng depensa sa perimeter. Kasi para sa akin ha, mas kailangan natin si Panungkit na tumulong palagi sa loob kasi nga medyo maliit pa tayo dito eh, no, kumpara sa ibang bigati ng mga team sa FIBA. At kung hindi nyo napansin mga tol, sa depensa, buong laro, drop coverage palagi ang ginawa ni Panungkit. Kahit nga yung mga commentators sa Pinoy, diba sinasabi nila palagi eh, naka-drop coverage si Panungkit palagi eh. O yan, tulong na naman tuloy siya. Baos, pansita, nahaba mo talaga Panungkit. Na hindi ko naman sinisisi si coach team mga tol, no, kasi nga kulang tayo sa tao dito eh. Wala si Edo Manzano dito eh, no. Kaya yan, sa drop coverage, palagi talaga meron yan tira sa midrange. Palagi ko sinasabi sa inyo yan eh. O yan, nakashoot na nga yung babae eh, oh. Pero mga tol, eto no, kung dumating ang pagkakataon na pagsabayin ni coach team si Panungkit at si Edo Manzano, si Edo Manzano ang si center dun actually. Pwede siguro mag-try tayo na ibang depensa sa pick and roll. Kunwari, switch defense o kaya mas mataas na drop coverage, diba? Para mas mapigilan natin yung mga ganyang mid-range jumpers. O yan dito, tingnan nyo, oh, nagka-switch, diba? Tingnan nyo si Barbara Perez, oh, pinoprot niya yung depensa niya, diba? Para hindi makatanggap ng bola. Yan sinasabi ko kanina eh. Pero yan, yung sobrang babang drop coverage ni Panungkit, wide open tuloy yung babae, 4-3, tungkap naman yan. At ayun, nakakuha na naman ni Panungkit ang rebound. Pero mga tol, no, yan no, sumablay ang tira na yan ha. Pero talagang hindi tayo pwede magbigay palagi ng ganyang ka-open na tira sa ibang bigatin na team sa FIBA. Kagaya na kunwari, Korea, Australia, tsaka New Zealand. Todas ka daw kapag ganoon. Open na open yan, drop coverage Panungkit palagi. Gagatasan talaga nila palagi yung ganyang depensa sa pick and roll. O yan, tulad yan, tingnan nyo, oh, open sa labas yung bantay niya, diba? Medyo malalim siya eh, no? Konting-konti lang naman yung lalim niya. Tingnan nyo ang layo na kamay niya mga tol nung tumira na, no? Ang layo eh, no? O yan, 4-3, patay ka dyan. Tsaka again mga tol, sana mas maaga niya tinataas yung kamay niya para pagtalon niya, nakataas na kagad kanina pa yung kamay niya. Tinataas lang kasi niya kasabay ng pagtalon niya eh, no? O ito, ito, tingnan nyo yung sample kami mayayaman. Ayan, tingnan nyo, oh, kailan niya tinaas yung kamay niya? Lang, oh, nakataas na kagad yung kamay ni Mayayaman, di ba? Pagtalon niya, kanina pa nakataas yung kamay niya, inabot pataloy niya yan. At hindi yung tiyamba, mga tol, ganun talaga ginagawa niya. Ayan, tinan nyo, ayan pa, oh, kita nyo si Mayayaman, taas kamay kagad, di ba? Bago bumutata, basics yung ganyan, mga tol, eh. Yan, ganyan dapat yung gayahin ni Panungkit sa depensa niya sa perimeter. At tapos sa larong ito mga tol, no, sa rebounds, nakasampung rebounds si Panungkit sa larong ito eh. Well, isang reason nga kasi dyan ay kasi nga nakadrop coverage siya palagi, kaya kung sumablay yan, eh, most likely siya yung makaka-rebound. Pero kung hindi nyo napansin, umpisa pa lang talaga ng laro, ganyan si Panungkit eh, oh, lumalaban talaga sa rebounds, nice. O yan, napaul pa nga siya dyan. Tapos pumasok pa yung dalawang free throw niya dyan ha. Ang tanong natin dyan mga tol eh, nakaka-rebound lang ba siya dahil ngayon mas malililit yung mga kalaban niya? Actually, unang reason dyan kung mapapansin nyo, saan ba siya nakapwesto ngayon? Sa ilalim palagi, di ba? Kahit sa offense eh. Eh di pag sumablay yan, mas malaki talaga yung chance niya ngayon, makakaka-rebound siya. Oh, ito, ito pala, tingnan nyo to, oh. Binukan niya kagad yung kamay niya, diba? Tapos tinaas niya kagad. Tingnan nyo ang contest niya dyan, mga tol, tingnan nyo, oh. Kumpara nyo kanina, mas okay talaga yan kaysa kanina, eh. Siguro, naiisip ko dito, baka disiplina lang ang kulang para magawa niyo to palagi, eh. Tapos hindi ko masyado napansin kung bumabakso pa siya palagi sa laro to kasi nga nakadrop coverage palagi eh, no? Kumukuha lang palagi siya ng rebound. Pero itong isang ito mga tol, tinan nyo, oh, tumulong siya sa ilalim, di ba? Nasa likod siya ng board ngayon, ang lalim niya eh, oh. Tumira yung kalaban. Tinan nyo ginawa ni Panungkit dyan, oh. Yan, Panungkit, very good ka talaga dyan.
dyan eh. Yan ang tama. Malayo nga lang yung talbog ng bola at nakakuha ng binaksot niya, pero I don't care talaga eh, no? Yung makita ko lang na yung ibang gilas, tinan nyo mabuti eh, oh. Saan nakatingin yung ibang gilas? Sa bola nakatingin, di ba? Sa taas nakatingin eh. Pumesto lang sila sa loob para rumibound. Pero sa panungkit, tinan nyo ginawa, oh. Mas inuna niyang ibaksot yung nag-iisang nakaputi sa loob, di ba? Sinandalan niya eh, oh. Yan, ganyan. A plus na kagad sa kanya, panungkit eh. Very good. So yun mga tol, no? Kung naalala nyo, dati ko pa sinasabi na mali ang gusto nilang mangyari dati pa kay Panungkit kasi pilit nilang ginagawang unicorn to eh. Kagaya nila palitong chet, tsaka nila bayayaman, di ba? Parang ganun ang gusto nilang mangyari dito eh. Para sa akin talaga, mali talaga yon kasi kung titingnan mo yung mobility tsaka skills ni Panungkit at kung ikukumpara mo siya kina palitong chet, tsaka nila bayayaman at tsaka kitikbala, Kristaps Porzingis, di ba? Siguro para sa akin, mayroon lang 10 to 20% chance na maging unicorn talaga si Panungkit eh. Pero ha, kung gagamitin niya yung tangkad niya at lalaro siya na parang isang old school na center eh, no? Tulad ng ginagawa sa kanya ngayon ng gilas, di ba? Parang old school siya dito eh. O yan, no? Kita-kita nyo naman, di ba? Lamang na lamang talaga siya palagi sa ilalim. Pero take note mga tol, no? Maliliit talaga yung mga players na nakalaban natin. Chinese type yan, liliit eh, no? 6'5 lang yung centro nila eh. Pero kahit na, para sa akin, dyan talaga dapat yung pwesto niya eh, no? Kailangan niya palagi tumira na malapit lang sa ring lang, galing sa poste. Yung hindi niya kailangan mag-dribble na marami. Back to the basket lang palagi, no? Eh kasi naman mga tol, ang mga kalaban lang naman natin dito, kadalasan Asia lang naman eh. New Zealand, China, Lebanon, Australia. Yan lang yung meron medyo matatangkad na players. So most likely, mas madalas talaga makikita natin merong mismatch kay Panungkit sa ilalim eh, no? Pero sipin nyo to mga tol, no? Yan ganyan kasi, pati yung training ni Panungkit mag-iiba talaga. Ngayon, hindi niya kailangan mag-ubos na maraming oras para gumaling siya mag-dribble. Hindi niya kailangan mag-ubos na maraming oras para gumaling siya sa 3 points. At magagamit niya yung training niya kung saan talaga siya merong advantage, diba? At dun talaga yun sa ilalim eh. O baka sabihin nyo na naman, eh tol, kasi sa NBA ngayon, kailangan talaga meron kang tira sa labas. Weh, sigurado kayo dyan. Andre Parras ng Clippers, tumitira ba ng 3 points? Hindi. Pancit Claxton ng Nets, tumitira ba ng 3 points? Hindi rin. DeAndre Ayton, naging first overall pick pa nga, hindi tumitira ng 3 points. Kapilang, walang gatas, hindi tumitira ng 3 points. Si Capre, Rudy Gobert, si Robert Williams, Steven Adams, Looney Tunes, Walker Ressler, Jacob Putol ng Raptors, Jared Allen, kahit si Bam Aquino ba yun ng Miami Heat, hindi tumitira ng 3 points. So para sa akin, isa lang ibig sabihin nun eh. Huwag mong pilitin yung hindi talaga para sa'yo. Ligo ka ng ligo sa maganda, eh bakit mong hayop ka? Ibagay mo lang kung ano yung level mo, doon ka. Kaya yan yung patunay mga tol sa bilig ngayon, di ba? 14 games si Panungkit ngayon. Ilang beses lang siya tumira ng 3 points? Tatlo lang eh, oh. Tatlong beses lang siya tumira ng 3 points, so isa lang ang pumasok. Bakit ganun ginagawa nila sa bilig? Dahil ba ayaw ng mga Hapon na ma-develop si Panungkit? Hindi, no? Ang tingin ko, ganun kasi talaga yung tingin ng mga coaches niya, doon siya magiging effective sa loob kaysa sa labas. At kaya nga ngayon, mga tol, nabababad siya palagi sa bilig eh, no? Kaya pagpatuloy mo lang yung ganyan, Panungkit, tama na yung unicorn-unicorn na yan, hindi talaga para sa'yo yun eh. Ang tingin kong para sa'yo, dapat ka maging parang si Hamed Haddadi dati na nag-dominate sa Asia sa ilalim, kaya nabigyan siya ng chance sa NBA. Huwag ka nang gumaya kinapalito dyan, tsaka mabayaman, Panungkit, kasi nga, maliit lang talaga yung chance na magaya mo yung mga yun eh. Kailangan mo maipakita sa buong mundo kung saan ka merong advantage, kung saan ka mas malakas, at mas may chance na maipakita mo yon sa ilalim talaga, hindi bilang isang unicorn. Para magulat mo talaga yung buong mundo at hindi ginulay yung munggo. O yun, panghimagas, mga leke, mga hater ni Panungkit.